What's up mga ka-TSP? Sa video ito, mag-unbox tayo ng preno. So, ang i-unbox natin ngayon ay itong Clark Clout 1 na hydraulic discs. To be honest, no, medyo nabigla ako nang ipareview sa akin ito ng ating mga sponsors, Lemon Peak Bike Shop dito sa Candon, Ilocos Sur. Kung taga-Norte kayo at naghahanap kayo ng bisikleta o pyesa, pwede nyong i-check out yung link nila sa description. Okay, so balik tayo dun sa topic. Nabigla ako kasi may Clarks na pala na available dito sa area namin. Bakit? Ano bang special dito sa parero na ito? Nabasa niyo naman na siguro yung title, ito nga ang pinakasulit na budget hydraulic brakes sa market natin ngayon. At hindi lang naman ako ang nagsasabi nito. Ni-review na din ito ng Bike Radar at MTBR ng mga magazine at iisa lang din ang finding nila. Nasa halagang 2,500 pesos na pares kasama na rin ng rotor, ito nga talaga ang pinakasulit na budget hydraulic brakes ngayon. Alangya, naisama pa nila sa kanilang mga listahan ng best mountain bike disc brakes ito. Kung mayroon mang nagre-review ng mga piyesa na dapat ninyong pagkatiwalaan at paniwalaan, sila iyon. Pero sigurado baka pinagtatawanan nyo na ako ngayon. Paano mo ba nasabi na ito ang pinakasulit? Eh mas mahal lang naman siya ng unti sa non-series na MT-200. Subok na dito sa pinasang Shimano iyang nire-review mo bago pa lang. Sa ganyang presyo ay makakakuha ka na ng 4-piston na preno. Chillax lang guys, kahit ako din naman siguro ma-offend dahil lahat ng mga bisikleta ko, mapa-V-brake, mechanical disc o hydraulic ay naka-Shimano din. Pero maganda din na may bago na tututunan kaya manood lang tayo para malaman mo kung ano nga ba nagpapasulit sa prenong ito. Bigyan ko muna kayo ng maikling background tungkol dito sa Clarks. Hindi ito galing sa Taiwan at lalong hindi ito China. Ang Clark Cycle Systems ay based sa UK at 60 years na silang gumagawa ng preno para sa mga bisikleta. Lahat ng produkto nila ay dinidesenyo at engineered din dun sa UK. Meron pa ba kayong alam na gumagawa ng piyesa na nakabase din sa UK? Meron! Hope mga pre! Hope! Pero itong Clarks, syempre minamanufacture sila sa Taiwan at China. Nang sa ganun ay nagagawa nilang maipresyo ang mga produkto nila ng sobrang mura. Okay, so balik na tayo dun sa preno. Magsimula tayo sa brake levers nito. Yung lever nitong Clarks Clout 1 ay ang kaparehong lever na matatagpuan mo sa mga high-end model nila na yung M2. So ang maganda dito ay dahil iisang lever na lang ang kailangang i-manufacture ng Clarks para sa dalawang preno nila, mas makakatipid sila at pwede nilang ibaba ang presyo ng kanilang mga produkto. Ang body nito ay may full aluminum construction, maliban na lang siguro sa takip ng top mount reservoir niya na gawa sa plastic. Ang kagandahan ng full metal construction ay malimit ang flexing o pagbaluktot na nagaganap sa preno mo. May kita din natin na hindi split clamp ang lever nito. Kailangan mo pang tanggalin yung mga shifter at grips mo para maisalpak ito. Yung lever blade naman nito ay gawa sa aluminum para hindi kalawangin at mas magaan. At two-finger blade ito na may unting pakurba para mas ergonomic siya. Meron din itong reach adjust na ginagamitan ng Allen wrench. Dito ay pwede mong ipalapit o ipalayo yung blades nito para bumagay sa taste o style mo ng pagpreno. Dahil nga top mount ang reservoir nito, parehas din sila ng bleeding procedure sa mga naunang Shimano brakes. Sa caliper naman nito, ito ay mayroong full aluminum construction. So maganito at matibay ang pagkakagawa. 2-piston design nito at post mount din ang pagkakamount nito. Ang pads nito ay bottom loading at compatible dito yung B01S na brake pads na ginagamit sa Shimano na non-series. Tungkol naman sa rotors nito, kasama na ito sa bayad na 2.5. Gawa ito sa machined na stainless steel at available ito sa 160mm at 180mm na sizes. Medyo may iba tayo sa conclusion ng video natin ngayon. Kasi hindi natin tinitingnan kung sulit nga ba ang prenong ito. Kundi, tinitingnan natin kung totoo nga ang claim na ito ang pinakasulit na budget MTB brakes na hydraulic sa halagang 2,500 pesos. So, bakit mo nga bibilhin itong Clarks Clout 1? Una ay dahil magaan siya. Salamat sa full aluminum construction ng levers at calipers nito, ang weight nitong Clout 1 ay pumapalo lang ng 419 grams kasama na din ang rotors niya. For comparison, ang MT-200 ay pumapalo ng 575 grams without rotors pa yun. Kahit maghalo pa tayo ng brand na kilala sa pagiging magaan, yung pinaka base spec na SRAM level ay 430 grams kasama ng rotor. Pero gusto ko malaman ninyo na apat na beses na mas mahal yung level kaysa dito. Pangalawa ay full aluminum construction na siya. Ang feature na ito ay makikita sa preno tulad na lang noong Shimano non-series na MT-400.
Pero di hamak na mas mahal yun kaysa dito. Tulad din ng sinabi ko kanina, ang kagandahan nito ay mas magana at matibay ang pagkakagawa dito sa Cloud 1. Pangatlo, napakadali ng pag-service at paghanap ng spare parts para sa prenong ito. Cross-compatible kasi ang pads, olives, pati mineral oil nito sa Shimano. Bukod doon ay parehas lang din ang bleeding process nila. Kaya't kahit saang shop ka man mapadpad, maaayos nila itong prenong ito kung kailangan mo man itong ipa-bleed. Ang pinakahuli at importanteng pros ay napakasulit nito. Feature-wise, ka-level na nito ang MT-400 ng Alivio, o baka mahigit pa. Lahat ng ito ay para sa presyong mas mura pa sa MT-200. Siyempre, meron namang mga preno na galing sa iba't ibang budget brands dito sa Pilipinas. Pero kung quality kasi ang usapan, hindi mo pwede maliitin ng Clarks. On par din sa Shimano at siguradong pepreno ka kung kailangan mong promeno. Reliable kumbaga. Okay, so bakit mo naman hindi bibilihin itong Cloud 1? Sa totoo lang ano, wala din ako mahanap na rason lalo na sa presyo niya. Sa ganitong price range kasi, mahirap maghanap ng preno na higit na mas malakas o mas madaming features kaysa sa prenong ito. Kung meron man, diore. Pero halos 3 beses din ang presyo nun dito. Sa pagbalik sa review nito ng mga totoong eksperto, maayos na din ang performance niya sa ganitong presyo para sa kanila. At pamigay na din kasi ang features at build quality nito. At dito nagtatapos ang video. Salamat mga ka-TSP sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel natin para sa mas maraming informatibong content. Sana may natutunan kayong bago. God bless mga ka-TSP. Peace out.